sa aking video. For today's video po guys, magluluto po tayo ng bechamel pasta. So guys, watch my video. Ito, magigisa po tayo ng onion. Ito. Yan ay, bali, pinaano ko siya, kinat ko siya ng small pieces. Bali po, ang ano lang nito is onion, butter. Ginisa ko lang po siya sa butter para hindi po siya mantikain masyado oily. Ito po yung mga seasoning natin. Ito po yung bechamel. Bechamel sauce. Ready to use na po siya. Ito din yung pasta sauce at saka minced chicken. Ito po yung giniling na karne at saka syempre ang ating macaroon na pasta. At ito yung mga seasoning na ginagamit ko, salt, pepper, oregano, Italian herbs, and syempre ang mixed herb. At syempre po meron po din yung ilalagyan po yan siya ng maji. Maji po is sa Pilipinas po is nor cubes. Yan po yung mga seasoning na gagamitin natin. So, start ko na po siya. Wait guys, first is ito na nga yung ating onions. Next po guys, after nyan, pag nagkulay, medyo brown na yung ating onion, dagdag natin yung minced chicken. Ito po yung minced chicken natin. Ito na po yung minced chicken natin. Una po guys, uulitin po yung pagluto po nito is onion, ginisa po siya sa butter, and then after po mag golden brown po yung kulay ng onion or medyo luto-luto na yung onion, is i-add nang po natin yung minced chicken. Yung ano po ito, yung giniling na manok. Yung karne ng manok. So guys, after nito guys, kailangan lang natin siyang lutuin. Eto. Tapos, dadagdagan lang po din natin siya ng okay, yan. Ilalagay po natin yung eto. Nor cubes or ang maji. Maji. Sa atin, magi. Yan. Maji po yan. After naman po nito, guys, pag luto na po yung ano, luto na po yung karne, yan, pag luto na po yung karne, i-a-add po natin yung pasta sauce. Syempre, yung pasta sauce. Yung pasta macarona naman, guys, is ibubold natin yun siya sa mainit na tubig. Merong medyo may konting asin at saka konting mantika na din para hindi siya magbibikit-bikit yung mga pasta. So, kuha ako ng other kaldero po para sa ating pang mag-boiled ako ng pasta. So, antayin lang po natin siya guys na magpo yung luto na siya bago natin lalagay yung pasta sauce. So ngayon guys, maglalagay ako ng Italian herbs. Konti lang naman, Italian herbs. Then itong oregano. Konti-konti lang at saka itong mixed herb. Lagyan natin yung tatlong seasoning na nilagay natin, is Italian herbs, mixed herbs at saka ang oregano. So ngayon guys, ay nangyari. Ano na yung packet nito? Lagyan natin siya ng asin. And then, lagay po natin, maglagay po tayo ng pepper. Powdered pepper. So, yan. Haluin lang po natin siya, guys. Thank you.
I mean, andito na po lahat. Although, nilagyan ko siya ng onion, complete recipe na po to. Meron na po siyang mga seasoning din. Pero sa ano ko po, recipe ko po kasi, nilalagyan ko pa siya ng mga seasoning para mas umaapaw pa din yung lasa. Ayan. And then guys, antayin lang po din natin siya na medyo kumulok-kulok. Mga 10 minutes, 5 minutes guys. Mga 5 minutes, yan. And then, titikman ko kung sakto na yung lasa. Tsaka, pwede na natin siyang isit aside para po gagawa ko ng, ano, iboboil ko na yung pasta, makarona po. So, eto na po siya. Kumukulo na. Pero hindi pa po siya naka 5 minutes ha. Hahayaan ko na lang po siya muna na maluto din yung sauce. Pero ready-made na din yung sauce. Ibig sabihin luto na yun siya. Pero kailangan lang po natin siya kasi preservative na siya. Kailangan natin siyang idaan sa apoy at saka kailangan din siyang kumulo. Okay? So habang pinapakulo at inaantay yung 5 minutes guys, eto, mag-boil tayo ng macarona pasta. So, lagay lang tayo ng tubig, mainit na tubig. Ayan. Tsaka, konting mantika or oil para hindi dumikit-dikit yung pasta natin. And then, magdadagdag ako ng asin. Konting asin lang guys. Para medyo may lasa na din yung ating pasta. So, yan guys. Hayaan na natin siyang ma-boil ng water. And then, ilalagay po natin yung pasta natin guys. Eto. Goody pa rin yung pasta ko. Yan. Kanina, ginagamit ko pong sauce is pasta sauce na goody pa din. Eto ngayon, yung pasta makarona po natin is goody pa rin na brand. Tayin lang po natin siya ma-boil. At saka, yan. At saka, itong ating sauce po natin para sa bechamel. Ayan. Malapit na din po siya. So, 3 minutes, guys. Tapos na yan. So, i-set aside natin siya after. Ayan. Prepare natin yung lagayan ng ating pasta after na mag-cook. 500 ml din. So, yan guys. Easy to cook lang po talaga siya. Yan. Ito, pwede na guys. Ilalagay na natin siya. Set aside na natin yung ating pasta sauce. So, done. Hayaan na po natin siya dyan. So, ito, antayin ko kumulo itong ating boiled water para po sa ating pasta. Ilalagay po natin. Pag na-drain na po natin yung pasta, so, andito pa rin siya, ilalagay natin balik. So, ihahalo po natin yung etong bechamel. Ilalagay po natin siya sa isang lagayan dito. Yung bechamel at saka whipping cream lang ang ihalo natin. At saka talaga, kalimutan ko, maglalagay din pala ako ng cream cheese. Patay, paubos na. Cream cheese. Eto. Ayun nga guys, paubos na yung cream cheese ko. Ewan ko kung paano yun mamaya. So, after nyan guys, pag nahalo ko na yung tatlo dito, first ito, yung bechamel sauce. Ito yung goody na pasta. Pag naluto na siya guys, na-drain na, ihahalo po natin siya dito sa etong pot. After na malagay na po siya, nahalo po siya. So, ilalagay po natin itong pasta. Yung pasta na luto na guys ha, yung na-mix na sa ingredients ng bechamel tsaka yung cream cheese, ilalagay natin siya dito sa glass pan. Yan, ito, ilalagay natin siya dito by layer. First na ilalagay po natin is maglalagay tayo ng konting sauce dito kung ito yun siya. Ilalagay natin siya dito first layer. And then second po, lalagyan po natin siya ng
pasta, which is timplado na siya. So after that, lalagay na naman din tayo second layer ng ating sauce ulit, yung sauce, okay guys? And then next na naman, hanggang dalawang layer lang naman, ilalagay din natin sa taas, maglalagay tayo yung finish na siya, lalagay na, kakabiran po natin siya ng foil at ilalagay sa oven. Nang isiset ko po muna yung aking oven anang ano, para po i-on ko lang muna para siya mainit, tapos mamaya madali na lang siya na ano, na ipaluto. Ayan po, una gagawa tayo ng sauce, after then gagawa din tayo, lulutuin po natin yung pasta at saka imimix natin yung mga cream at saka yung bechamel sauce, and then lalagay natin siya sa tray, glass tray. Aking paluluto. So guys, tingnan niyo po ang finished product ng bechamel pasta. Kung hindi pa pala kayo nag-subscribe sa aking channel, guys, please subscribe to Gemma Karate or Gym's video po, para po updated din kayo sa aking channel or sa aking mga videos. Guys, please click the notification bell and paki-like and share na lang din po. So, thank you for watching my videos!